Nagsorry ang ilang senador matapos masita sa may kawalan ng maayos na asta at asal sa mga pagdinig. Nababahiran at nasisiran raw ang reputasyon ng Senado. Pero may ilan ding nanindigan at nagsabing nagpapakatotoo lang sila. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Hindi po... Ano yung... Bakulukuhin ha? Papatuhin kita nitong microphone na ito ha? Ilan lang ang mga ito sa mga malulutong na linyahan ng mga senador sa mga nakaraang pagdinig. Agaw eksena pa nga ang pagsusuklay ng bigote ni Senador Robin Padilla habang nasa hearing. Habang si Senator Bato de la Rosa, may paluhod-luhod pa. Please! Stop! Sige! Magsalita na kayo! Ang ganyang mga aksyon at pananita at ingay ng ilang mga senador habang nagsesesyon ng Senado, maituturing daw na lack of decorum o kawalan ng maayos na asal at asta ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. With all due respect, and I hope my former colleagues are not onion-skinned, I am compelled to comment on what the public perceives to be an erosion of the prestige of the Senate as an institution. Payo ni Drilon kay Senate President Mig Subiri. You must draw the line because the upholding and restoring the prestige of the Senate, it show displeasure with what is happening. Si dating Senate President Tito Soto naman, giniit na dapat makinig ang mga kasalukuyang senador. They should welcome such observations. Mga criticisms at saka mga observations, lalo na ng mga antigo, ay dapat tinakihiga. We have done that before. Sa gitna ng mga painitang ito, nag-sorry si Senator Bato de la Rosa. Aminado siyang minsan, nadadala siya ng emosyon sa mga pagdinig. Nakalimutan ko minsan na senador na pala ako. Akala ko pulis pa rin ako eh. Nasisira ang imahe ng Senado dahil dyan sa mga ginagawa ko. I'm sorry for that and I'm ready to make amends. Pangako niya, hindi na siya luluhod sa gitna ng mga pagdinig. Magtitimpi na rin daw siya sa malakas niyang tawa kapag nasa sesyon. Ang hurap na gulo. Ko pigilan sa rin ko. Natawa talaga ako eh. Pero kung si Senador Bato handang mag-adjust, si Senator Robin Padilla, wala raw siyang balak baguhin ang kanyang mga gawin. Kabilang ang pagsusuklay niya ng bigote. Wala naman masama doon, ma'am. Lalo na pagkatikwas-tikwas yung bigote. Mas mahirap naman. Baka naman banatan naman ako sa susunod. Ito naman si Robin Padilla, mukha nang tutsang yung kanyang bigote. Git naman nila Padilla at De La Rosa, nagpapakatotoo lang sila. Inirerespeto naman daw nila Senador Padilla at De La Rosa ang mga puna mula kay dating Senador Drilon. Pero ipinagtanggol nila ang paumulo ni Senate President Mig Subiri. Hindi naman daw kasi nagkukulang ang liderato ng Senado sa pagpapaalala sa kanila kaugnay sa tamang ugali sa gitna ng mga pagdinig at sesyon ng Senado. Dapat din daw matanggap na mapusok ang estilo ng ilang mga batang senador ngayon. Kapag kabinago ko yung sarili ko, baka malayo sila sa akin. Kanya-kanyang style po yan eh. Ako ay hinalal para mapalapit sa tao, hindi maging mukhang kagalang-galang. Aanhin mo yung Senate hearing na puro highfalutin words, English ng English, para lang ipakilala sa buong mundo na siya ay magaling na senador, magaling mag-English, na talagang well-educated, well-schooled na legislator. Eh, paano naman kaming mga legislator na nanggagaling sa baba? Pero sa necrological service, para kay dating Senador Rodolfo Biazon sa Senado kanina, nagkamayan naman sina Padilla at Drilon. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.